Hi everyone! It's me again, Karen. So welcome back to my YouTube channel. So sa mga bago sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng vlogs na ina-upload ko. So ngayon guys, gagawa tayo ng Crunchy Bicol Express. So yung mga ingredients na kailangan natin dito ay liempo. So, yung liempo natin guys ay pinakuluan at the same time, pinirito na natin siya para maging crunchy. Next is sili haba o yung pangsigang na sili. Meron din tayong siling labuyo, bawang, sibuyas, coconut milk, mantika para sa ating pagigisa. Asin, paminta, at syempre hindi magiging masarap at kumpleto kung wala tayong bagoong. So yan yung mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng Crunchy Bicol Express. So let's start guys. So una, kailangan mainit na yung kawali bago tayo maglagay ng mantika. So una, ilagay ang ating bawang para sa ating pagigisa. Next, ang ating sibuyas. Ilagay na rin natin ang ating siling haba. At syempre, ang ating siling labuyo. Bahala na kayong mag-adjust kung gaano kadaming siling labuyo ang inyong gustong ilagay. Kung mahilig kayo sa sobrang anghang, mas maganda na maraming siling labuyo para mas maanghang. And then next, pwede na nating ilagay ang ating coconut milk. Ilagay na rin natin ng ating bagoong. So, ilagay na rin natin ang ating paminta. So, kapag nailagay na natin silang lahat, hintayin lang natin siya guys na kumulo. At kapag lumapot na siya, pwede na natin siyang ilagay sa ating itong karne. So, bale ito guys, ay hindi natin ilalagay dito yung karne natin na pinirito. Kung hindi, ito ay ilalagay na lang natin o magiging sauce nung karne natin kapag inilagay na natin sa plato. So, ayan, kumukulo na siya guys. So, pwede na natin siyang timplahan, lagyan ng konting asin. So ayan, halu-haluin lang natin para lumasa yung ating asin. So kapag nakita nyo na lumapot na ang ating sauce, pwede nyo nang ilagay sa ating karne. At ready na ang ating Crunchy Bicol Express. So ayan guys, malapot na siya. Ready na ang ating sauce para sa ating Crunchy Bicol Express. So, pwede na natin siyang itopping sa ating karne. So, ito yung ating liempo na pinirito. So, pwede na ilagay na natin sa ibabaw yung ating sauce.
So, eto guys, finish na yung ating Crunchy Bicol Express. So, madali lang siyang lutuin at sure na masarap. So, makikita nyo pa lang yung itsura and texture niya. So, mapaparami yung extra rice ninyo. So, ayun guys, eto na yung ating finished product ng ating Crunchy Bicol Express. So, ayun guys, dito na nagtatapos yung ating recipe for today. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe, so don't forget to like, share, and comment down below, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng vlogs na ina-upload ko. So, see you in my next vlog. Bye-bye!